Ito hindi kasi maintindihan ni Senator Bato na hindi ubra yung maging madrama ka sa mga iwali sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para sa mga kriminal, pag nakita kanina na emotional, mas malakas po sila kapag ka iyakin, mahina yung kanilang binibig. Siyempre, mabibiktima ba yan nung matapang, nung malakas? Siyempre, hindi. So, sa tingin mo, sa ginagawa mo na yan, Senator Bato, sa tingin mo, or even, nakakapag-instill ka ba ng fear sa mga kapulisan natin, sa mga tiwaling polis? Hindi! Oo, tinatawanan ka lang yan. Napaiyak namin yung senador, bro! Ganon din sa GC nila, pre. Kita mo ba si Bato? Pre, putya, napaiyak natin. Ang lupit natin, pre. Sir Nicanor, meron pa po ba kayong gustong sabihin tungkol sa lahat-lahat ng itong nangyari? Sorry po talaga, sir. Nakikiramay po talaga kami. Sabihin mo na wala tayong panglaban. May gobyerno tayo. Nalalaman ko sa inyo. Yung piskal natin, piskalya natin na mag-prosecute ng kaso, hindi po yan babayaran. Well, hindi kayo kailangan maglabas ng pera. So, alam ko frustration mo. Mahirap din ako. Anak rin ako ng tricycle driver. Alam ko gaano ka... Ito na. Kampanyahan na. It's not about you, Bato de la Rosa. The hearing is not about you. So, the hearing is about yung inquiry in aid of legislation. So, people doesn't want to hear your story anymore because alam na namin yan eh. Oh, sinasayang yun ng sinasayang yung budget ng yung oras. Oo, in aid of legislation, dapat yun ang doon mo ibuhos lahat ng emotions mo, maagawa ka, makapag-legislate kayo ng mga batas para hindi na maulit 'to, ganun. Minsan tawa ka ng tawa. Minsan tawa ka ng tawa sa inquiry, minsan ba iyak ka ng iyak. Ba naman yan, Senator Bato? Kahirap ang buhay, pero sa ngayon, baguhin natin yung ating paningin na porque mahirap tayo, wala na tayong pag-asa sa justisya. May gobyerno po tayo na mag-alaga sa atin. Pabayaan natin sa piskalya yan. Ha? Sige lang, naitindihan kita. Sa kumitin nyo, namin po nagpapasalamat ko dahil kami... Gets ko yung empathy eh. You need to show empathy. Okay naman yun. So just assure them na isang matinding salita lang na huwag po kayong mag-alala, sir. Alam ko na kayo frustrated, pero rest assured that this committee will legislate, will make a difference. Hindi natin papabayaan na mapunta lang sa waste itong ating pinaghihirapan dito. I am assuring you na your son will get the proper yung proper na justice. Ganun. Ay, nagpasalamat sa iyo na nagtiwala ka dito sa aming committee at ikaw ay dumulog sa aming imbitasyon. Nagpasalamat po kami sa iyo at nagtiwala ka. At least may tiwala ka pa rin sa gobyerno. Maraming salamat at nagtiwala ka. Thank you. Mr. Chair, Sir Nicanor, dagdagan ko lang yung sinabi, ano po. Actually, hindi sa inyo eh. Sa anim po, sa 19, sa 2 team captain at assistant team leader at yung 2 pong investigador, kung sa 3 pagdinig eh, hindi pa kayo naantig sa lahat ng mga tanong namin na gustong malaman ano ba talaga nangyari para makapag-rekomenda ng hustisya para sa pamilya, ipakinggan nyo na lang po yung sinabi ni Sir Nicanor na ang Diyos lang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam ng lahat. Yan, nagsama si Charo Santos at saka si Coco Martin. Ano nangyari sa Senado? Ano na to, drama-rama sa Senado? Yan naman, hindi makukuha sa sermon yung mga putangin ng mga kriminal na yan. Kaya nga kriminal yan eh. Oo, banat, ikulong nyo. Bitayin yung mga hayop na yan. Ganun ang gusto na yung mangyari. Kahit mag-iiyak kayo dyan, walang magagawa yung mga luha ninyo. Ano yung empathy? Kailangan pati kayo umiyak? Ang pinakamagandang empathy, justice. Kayo mga kriminal, sana naantig ang inyong mga puso. Anak ng tokwa.
gusto nyo maantig ang mga puso niyan, panoorin nyo ng Korean novela. Parang nagsama naman itong dalawa. Ewan, nag-usap sila. Anong natin ngayon? Tama tayo ngayon. Alright, kasi kahapon comedy tayo eh. Tawa tayo ng tawa. Ngayon magdrama tayo. Din nung buong pamilya nila, sabi niya, mga simpleng mangingisda sila. Sus Mariosep, siguro hindi pa sila makatuntong dito sa kwarto sa Senado or kaya sa House. Sana merong isa sa 23 ninyo magsabi ng totoo. Pucha, may criminal bang aamin sa ginawa niyang krimen? Parang din itong si Katapang. Diba sabi ni Katapang noong nakaraan, kayong mga preso, huwag kayong tumakas, anak ng tinapay. Gumawa ka ng paraan kung pwede paabutin mo hanggang langit yung barbed wire para hindi makatakas yung mga hayop na nakakulong na yan. So same goes dito sa mga buwisit na mga pulis na walang protocol na sinunod. Ipakulong nyo yung mga yan. Pati yung mga brief isequester nyo. Para naman bigyan ng hustisya si Sir Nicanor. Bigyan ng hustisya si Jemboy. Mga kriminal yan, ano ka ba? Kaya ang dami naniniwala eh, na yung mga assassin may konsensya. Pucha, wala kang konsensya yung mga yan. Mga sira ulo yan eh. Mr. Chair. At alam naman natin na kayong lahat yan, hindi man kayo. Ang matindi yung dalawa, si Otiveros tsaka si Bato. Pucha, nagpapasikatan sila. Nakakaiyak yun sa'yo ha. Ito yung sa'kin, mas nakakaiyak. Maduktungan ko lang pala. Tingnan mo, natapos yung Otiveros, di ba? Nagdrama. O, tingnan mo ginawa ni Bato. Din, na kayong lahat dyan, hindi man kayo galing sa mayamang pamilya. Diba? Mahirap din kayo. Galing kayo sa mahirap na pamilya. At ngayon, alam ko. Ano to, recollection? Ano to, yung sa simbahan, yung prex? ano to? Para tayo nasa, anong tiyan yung retreat? Sa pagkakalam ko, Senate Inquiry yan ah. Ano, nang ginagawa na itong dalawan to? Na problema kayo ngayon, kung anong kasasapitan sa inyong karir, after this investigation, alam ko nangangamba kayo. Paano nyo buhayin ang pamilya ninyo kapag kayo'y matanggal sa serbisyo? So ito, hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Laban ito ng hustisya at injustisya. Justice versus injustice itong labanan na ito. Kaya tayo, pareho tayo mahirap. Kita niyo. Hindi ba mangyari yan sa tatay ninyo? Hindi ba yan pwede mangyari sa kapatid ninyo? Yung kinasapitan nila ngayon? Mahirap lang ng pamilya natin, di ba? Pwede rin tayo maging biktima ng injustice sa pang-aabuso. Kaya sana itong pagdinig na ito, you open your hearts. Oh, talaga siya, open your hearts? Ano yung Valentine's? Hype naman talaga, oh. You open your hearts. Hirap. Kita mo kung gano'ng kahirap, maging mahirap. At alam kung tayo ay lahat mahirap. Hindi kayo anak na mayaman. Otherwise, kung mayaman kayo, hindi kayo nagpulis. So huwag niyong kalimutan porque meron na kayong tsapa. Dapat yung tsapa ninyo, gamitin ninyo yan para makatulong sa mahirap. Hindi para mag-api ng mahirap. Yan ang papel natin dito sa mundo. Mapulis ka man o anong papel mo dito sa mundo. Amen! Amen! Sa pagiging tao natin, dapat tayo'y mag... Pucha, alam mo, ayaw kong matawa rito eh. Kasi gusto ko sanang ma-resolve na talaga to. Pero pucha, alam mo ginawa ni ba to? Pinapaiyak niya yung mga pulis. Yung mga kriminal, pinaiiyak niya. Pucha, bandang huli siya umiyak. Ay, Diyos mo, yun naman ba to? Naging biktima siya nung kanyang drama. Imbis na siya yung magpaiyak, siya ay naiyak. Ay, Diyos mo, mga senador. Ayun na yun eh. Ganyan din. Hindi, ako, ganyan din ako pagka yung emotional na. Ining-ining na ako dyan. Pero ito matindi. Nagdrama ako para maantig ko ang puso nyo. Pucha, ako nabiktima yung sarili ko. Ako yung naiyak. Alam ko naman talaga na si Senator Bato ay emotional. Pero bagay si Senator Batong pumalit kay Pastor Kiboloy kapag nawala na siya sa Kingdom of Jesus Christ.
sometimes she's extremely happy and keeps on laughing and joking around in the Senate inquiry, and sometimes she's so aggressive to the point na umuluhod pa yan, ganyan, anong gagawin ko, magbabawa kami sa inyo. Then pangalawa, minsan naman is extremely dramatic, sad, to the point na hindi siyang naiiyak. So, sige, tuloy natin. A moment of silence. Kaya mo yan ba? Alam nyo, hindi lang masama ang loob ko sa sinapit nila, ng pamilya nila. Masama rin ang loob ko para sa inyo. Para sa inyo. Alam ko man na hindi kayo lahat masamang tao. Pero dahil sa pangyayaring ito, somebody has to suffer. Somebody has to answer sa pangyayaring ito. Meron sa inyong mananagot. Meron sa inyong mananagot. At ako'y nalungkot para sa pamilya ninyo, mga anak ninyo na hindi makapag-aral dahil matanggal kayo serbisyo. Alam nila yan, Bato. Ano ka ba? Kumbaga, yan yung tinatawag na risk of doing business. Oh, yun. Alam nila yun. Kapag nahuli sila, finish na. Sabi nga, pag nahuli to, finish na. Alam nila yun, Bato. Hindi mo na kailangan sabihin yun sa kanila. Stay mo, mga tanga yung mga yan. Yan yung tinatawag nilang risk of doing business. That's their business. And alam nila na sooner or later, it's just a matter of time. The law will keep up with them. Ayan na yun. Nalungkot ako sa mga mahal nyo sa buhay. Mawala kayo ng trabaho. Hello. Puro lang ba kasamaan ng loob ang matatanggap natin dito sa mundo? Sana na sa utak natin, sa puso natin, gumawa ng mabuti. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! 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 Oh, bless the Father! Bless the Father!